atin lang po natin matapos yung pag-asikaso doon. May mga customer pa kasi ibang dumating. Tapos saka tayo makipag-kwentuhan. Yan. Makipag-kumustahan kay Ate Vera. Ngayon doon sa mga bago pa lang po pala, mga ka-business, napakilala ko sa inyo si Ate Vera at si Kuya Lito. No? Si Lito yun yung PWD, walang kamay at saka paa. Nag-asawa sila, mga ka-business. Galing sila ng Quezon, hinanap yung bahay namin. At humingi ng tulong. Awa ng Diyos ay napaabutan naman natin. Bigyan natin ng hanap buhay yung tindahan. Tsaka po ito yung tinitirhan nila. Mga kaibigan, isa na namang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kaibigan OFW sa amang panig ng mundo. Kumusta po kayo? Bayto mga kaibigan, ako po muli si Taong Gala at sa araw na ito, isa na namang reaction video ang ating pong bibigyan ng pagkakataon. Ito po mga kaibigan ay ang kwento ni Lito at Vera mula po sa vlog ni Ka Business. Sa mga hindi nakakilala katulad ng pinaliwanag ni Ka Business, si Lito at Vera ay nagmula sa Quezon na hinanap sila Ka Business at humingi ng tulong. So pagkakataong ito, agad naman na tinulungan ni Ka Business, binigyan sila ng bahay, puhunan at sa kalaunan, nung nagkaroon sila ng tindahan, ay lumago ito. So natuwa naman si Ka-Business dahil lumago. Subalit ang hindi alam ni Ka-Business, nang lumago pala ito, ang iba palang mga puhunan dito ay inutang nila sa linding na naging dahilan upang mas lalong masadlak sila sa utang. So nung nadiskubre ito ni Ka-Business, nagkaroon sila ng agam-agam na magkakahiwalay. Pero sa mabuting pagpapaliwanag ni Ka-Business ay hindi natuloy. Napangakuha nito sila ng panibagong pagkakataon o panibagong puhunan. At ito na nga po ang inihatid ni Ka-Business. Kabilang. Ate Vera. Yan. $1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, $9, $10, $11, $12, $13, $14, $15,000. Yun niya ho mga kaibigan, ayun, 15,000 pesos panibagong puhunan. Alam niyo ho mga kaibigan, isa sa pinakamagandang punto kung bakit bigyan natin ng reaksyon dito ay yung mga nangyari sa buhay ni Lito at Vera. Doon sa kanilang mga pagkakamali ay mayroon silang natutunan. Pinatunayan nang lang na ang kasabihan, in every failure, you gain experience. Dahil nung panahon na naghihirap na sila, dahil puno sila ng utang, never na nakialam si Ka-Business na bayaran ang kanilang utang. Bagkos ang ginawa ni Ka-Business, inalalayan si Lito at Vera sa pagbabayad ng kanilang upa, renta sa bahay at sa kuryente. At ang bukod tanging hiningi ni Ka-Business ay asikasuhin na mabayaran nila itong kanilang utang. Kung magagawa nila ito at mababayaran, magkakaroon sila ng regalo kay Ka-Business. Well mga kaibigan, tulad nga ho ng sinabi, ito na nga po at makita natin yung katuparan ng kanilang ng pangako ni Ka-Business. Itong pera na binigay ni Ka-Business ay mula sa sarili niyang kita sa YouTube at hindi ito mula sa sponsor. Kaya sana naman Lito and Vera, sa pagkakataong ito, dapat ay palaguin ninyo. Pakaingatan ninyo. Alam niyo, maswerte kayo dahil kahit papano, sa kabila ng lahat ng mga pagkakamali ay hindi tiningnan ni Ka-Business ang mga bagay na yon. Bagkos nakapokus siya sa tinatawag na second chance. Ang kagandahan lang sa approach na ginagamit ni Ka-Business is ipapaunawa sa iyo, ipapaintindi sa iyo kung ano yung pagkakamali mo. At kapag naunawaan mo, maaaring magamit mo itong gabay para sa susunod pa na paglalakbay patungo sa iyong pagpapaunlad ng iyong buhay. Ganun ang magandang strategy na nakikita ko kay Ka-Business.
Although nagbibigay man siya, pero hindi ito tila dole out lang, yung basta lang ibinibigay. Bagkos, kailangan maunawaan mo yung proseso. Sa pagkakataong ito, sana naman, Lito Vera, dahil meron na kayong karanasan, ay alagaan ninyo ang perang ito. Alam niyo, malaking halaga ito. Mula sa sahod ni Ka-Business, sabi niya ay inipon niya, tinabi-tabi niya yung ilan sa mga sahod niya para at least may maibigay sa inyo. Napakabuti ng puso ni Ka-Business at ni Mrs. Ka-Business. Maraming salamat, Ka-Business, sa iyong pagmamahal na ipinapakita kay Lito at Vera. Sa kabilang dako, mga kaibigan, nung pong mga nagdaan ay nakatanggap din ito si sila Lito at Vera ng mga negatibong komento. Na di umano ay masyado nalang inaasa kay Ka-Business ang lahat. Pero kung atin pong titingnan, sa estado nila, nararapat din naman silang tulungan. Dahil una, sa ganyang sitwasyon, limitado ang galawan ni Lito. Bukod tanging si Vera lang ang gumagalaw. Pero, dapat din kay Lito, gumawa siya ng mga hakbang base sa kanyang kakayahan. Kumbaga, hindi niya dapat na magpakulong siya sa kanyang kahinaan. Dahil may mga bagay siya na pwedeng gawin base sa kanyang sariling kakayahan. Ito ang kailangan niyang ipagpatuloy. Ito ang kailangan niyang tuklasin. Makakatulong ito para at least mapagaan naman ang kalooban ni Vera na hindi naman siya masyadong, kumbaga, makargahan sa lahat ng mga gawain. Tulad yung sinasabi natin, napakaswerte ng mga asawang ito dahil sobrang napakabait ni Ka-Business. Sana naman ay gamitin ninyo sa tamang pamamaraan at sana ay mapalago ninyo ang inyong munting kabuhayan. Tandaan po natin, hindi na dapat maulit pa ang mga karanasan ninyo sa mga nagdaan. So ayun mga kaibigan, hanggang dito lamang po muna itong ating pong munting reaksyon. At syempre, kung hindi pa kayo naka-follow kay Ka-Business, i-follow na po natin, pindutin natin yung subscribe button. Tulungan natin mga kaibigan, mga kapatid, na maabot ni Ka-Business ang kanyang pangarap. Sabi nga niya, 400 followers lamang, 400,000 followers lamang sa taong ito ay sapat na. Pero para sa atin, kung kaya natin ibigay ang 1 million subscribers, mas mainam po para mas malawak ang kanyang masuportahan. Miguel Love, shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan na sumusuporta din sa ating munting tahanan. Ang ating pong Team Ayuda Revive, ang ating pong Team Pima, Team Budol, Team Burnable, Team Banana. At syempre, shoutout po sa ating mga kaibigan na sumusuporta para po sa ating membership button. Maraming maraming salamat po and shoutout para sa ating mga kapatid na sina Ann Pinoy Kitchen Mix, Normendap De Leon, De La Torre Vlog, Ronaldo Serafin TV, Sweetie Malatep, Michael TV Vlogs, Cedric, Samuel Rujiro, Swiss Pandi, Missing Kids Vlog, Valver Machua, Clarita Di Mayuga, Aruba Nuli, Triple Imoto Vlog, The Sistive Siblings, Onika Angel, Bondok Tralala, Dit Gonzalez, Jude Reyes, at Swiss Pandi. Ayan, thank you so much po sa inyo. Ganoon din po ang ating pagpapasalamat kay Kapangarap Vlog, kay Cresel Dawaiti, Willie Villarta, Admin Burnable, Jonathan Cano, Miguel Love shout out, and siyempre kay Shirley. At siyempre, atin din pong pinapasalamatan ang ating Team Legit, Miguel Love shout out sa ating Team Legit na patuloy na sumusuporta at nandyan, Ken Celesti nangunguna, Boost Technician, The Shining Filipina, happy birthday. Si Bronicael Cabalbon, May Lusada, Miga Love shout out at sa lahat pang bumubuo ng Team Legit. At ito pong pinapasalamatan ang suporta ng Waray-Waray Vloggers sa pangunguna ni Maestro Waray, Sir Fernan Fabricas ng Katarman, Northern Samar, Dilyulipata, Triple E Motovlog si at saka yung lahat ng mga kasama namin sa Waray Vloggers. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Ito po muli sa taong gala mga kaibigan. At yung nais naman nyo makita at masilip ang ating mga ginagawang charity mission, ang lahat ng ito ay makikita po ninyo doon po sa ating Facebook page, Taong Gala Official. Hanggang sa muli po mga kaibigan, ingat po tayo lagi. Maraming salamat.